God stay to all kapamilya. Welcome na naman po sa ating daily devotion. And maraming salamat po sa lahat po ng kapatiran natin na nakikinig. At parating namimiss si Lord. Ayan. So, before we start, Monday na Monday po ngayon. Ang ganda po ng message ni Lord ngayon. It's all about vision. Meron po ba tayong binivisualize sa buhay natin? Napakahalaga daw po yun, yung meron kang vision na ano yung mangyayari. Hindi lang yun, ginagawa mo ngayon, kundi nakikita mo bakit mo ginagawa yun. Kasi nakikinikinata mo balang araw, ganito ang mangyayari dyan. Para bang, bakit yung nagtuturo ng Sunday school? Kasi iniisip mo na balang araw, itong mga batang ito, lalaki silang may takot sa Diyos. Hindi natin hawak ang buhay nila. Hindi po natin madidiktahan ang bawat desisyon nila. Pero one day, the Word of God in their hearts will grow and will enlighten them. Kahit na magkaroon sila ng mga pagkakamali, babalik at babalik sila sa Diyos. Bakit mo inumpisahan na negosyong yan? Ay kasi na-visualize ko na dahil sa negosyong to, I can touch more lives, makaka-minister ka sa ibang tao, at i-glorify mo si Lord sa business na yan. Yun po yung sinasabi na vision. Sa lahat po ng ginagawa natin, bakit natin to ginagawa? Na may nakikita tayo na at the end of the lahat ng gagawin mo na kahit na gaano kahirap may pupuntahan siya na napakaganda. So, introduction pa lang po yun. Pray na po tayo, ha, pamilya. Lord, we thank you for this wonderful day, another day, a chance to live, a chance to love, a chance to trust and hope, Lord God, na makita pa po yung lahat ng mga great plans nyo para sa amin, sa family namin, sa mga mahal namin sa buhay. Lord, thank you for this word. Kayo po ang mag-speak sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po. Ang ano po natin dito, ang verse po natin sa araw na to is Proverbs 29 verse 18. So, naka-focus po tayo na capture the vision. Pag vision po ang pinag-uusapan, hindi ko po makakalimutan si Pastor Arnel. Dahil yan po ang parating, yan ang pastor na nakita ko na parating may vision. Hindi po siya suntok sa hangin. Talagang meron siyang punteriya at talagang yun yung pinaka-goal niya sa lahat ng ginagawa niya. And directing everyone na sumusunod sa kanya, na next to him, na kung ano ba yung vision niya, ibabato niya talaga sa aming lahat as the next na gagalaw para sa Panginoon. So, ayan mga pamilya, vision. Tandaan niyo po yan sa araw na to. Sabi niya po sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. So, ibig sabihin yung sabi niya po, ay isa lang po yung 100% na sinabi. At pagka sinabi po ng Bible, totoo yun. Sabi niya nga, where there is no vision, the people perish. Isang truth po yan na napakahalaga po na tayong lahat ay may vision. So, ang Bible reading po natin, yun nga, at ang Bible reading po natin is taken from 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. Kung titingnan po natin dito, diba po, ang si Apostle Peter ang nagsulat nitong book na to. And ito po, nandito po yung topic niya na how to live for the Lord. And syempre, as we live for the Lord, alam niyo po ba ang kadikit nun? Ay suffering. Yun po yun. Sabi niya nga po doon ni, sabi po ni Apostle Peter sa verse 12, dear kapamilya, yan, sabi niya, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange
were happening to you. Hanggang ngayon po ba, eh, nabibigla pa po ba tayo sa mga trials and suffering na hinaharap natin? Paalala po ito ng Panginoon sa ating lahat. Paalala ni Apostle Peter na, "Uy, kapatid, huwag ka na mabigla. Eh, talagang ganyan talaga pagka sumusunod ka sa Panginoon." O, eh ngayon, connected pa rin po yan sa vision. Eh, pagka nag-suffer ka na, nahihirapan ka na, mawawala na ba yung vision mo na ipinapagawa rin ng Panginoon? Dahil ang vision daw po, or dreams natin, inano yan ng Panginoon sa ating pag-iisip, sa ating puso. Dahil tulad po ng Panginoon, si God nga, eh, mula pa nung Genesis, na meron na siyang vision na balang araw, yung seed mo at as from the seed of the woman, matatalo yung evil ng mga anak ng Diyos. Biruin mo, umpisa pa lang po ng Bible nun, ha? At hanggang sa Revelation, talagang visualize na hanggang ngayon, visualize na ng Panginoon na babalik tayo sa kanila, sa Kanya. So ayan, sabi po niya, sabi niya, ano ba ang instruction? O, pagka po tayo ay nasa Panginoon, sigurado may suffering and trial, pero sabi niya, rejoice that you participate in the sufferings of Christ. Hindi po yung not just to endure the suffering, na mapagtatagaan ko to, titisin ko to, pero sabi niya, endure, ay hindi lang endure suffering, kundi rejoice in your suffering. Rejoice in your suffering. Ibig sabihin, pag nagre-rejoice tayo sa mga bagay-bagay, nandoon pa rin yung tiwala natin kay Lord. Umiyak ka man, pero babalik at babalik ka na, hindi ka nawawala ng pag-asa. Yung faith natin, eh, kahit umiyak ka, eh, yung faith pa rin natin, eh, hindi manghihina, hindi uubos o hindi mangungupas yung pagkakilala natin sa Panginoon. Tapos sabi niya, so that, bakit daw mag-rejoice tayo na nagpa-participate tayo, part of the suffering ni Christ? Si Christ kasi nag-suffer, so we are part of Christ, kaya meron tayong mga sufferings din bilang mga anak ng Diyos. So that you may be overjoyed when His glory is revealed. May pangako po dyan ang Diyos. Sabi niya, if you are insulted in the name of Christ, naranasan niyo bang ma-insulto? You are blessed. Aba, maganda pala, no? Ngayon, kapag na may nang insulto sa inyo at shinare niyo, sabi nga nung Sunday, maging committed tayo, shinare niyo si Lord at ininsulto kayo, you are blessed! Yan, rejoice! Huwag yung makipag-away ka pa. Mag-thank you kay Lord. Ay, naku. Inisulto ako, pero I'm blessed. For the spirit of glory and God rest on you. Andyan pa rin ang Panginoon. Proud siya sa'yo kahit inisulto ka. Ano, yung kakapalan ng mukha natin para sa Diyos lang. Sabi niya, if you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Pakialamera. So, sa Chinese, kepo, sabi nila lang ganun. So, siguraduhin mo lang, kapatid, ha, na inisulto ka dahil sa pangalan ng Panginoon, hindi dahil sa nakikialam ka, hindi dahil sa may ginawa kang masama. However, sabi, if you suffer as a Christian, tingnan nyo nga po ang ating mga sarili. Do not be ashamed. Huwag daw nyong ikayayon. But praise God that you bear the name of Christ. For it is time for judgment to begin with the family of God. Magsa-start daw po sa atin bilang kapamilya ng Panginoon. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Kawawa po sila. Diba kung tayo nahihirapan na, paano pa yung hindi talaga nakakilala sa Panginoon? Mas kawawa po sila. And, sabi niya, if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner?
mas mahirap po yung ganun. So then, ito po, pakatandaan natin. Those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Naalala ko nga po yung ilang paulit-ulit na opera ni Angelo. Sabi ko, Lord, will mo ba to? Pag will mo to, tulungan mo kami. Kasi talagang di na po namin alam kung saan kami, paano kami makakabayad, paano kami makakasurvive sa everyday, gamot pa lang niya, kung magkano isang araw, tinutusok. Pero alam niyo po, sabi ko nga, pinahawakan ko eh, Lord, if this is your will, it is your bill. Sabi ko kay Lord, talaga po yun. And hindi po talaga papakita ni Lord na, kasi kung minsan iniisip ko na may kasalanan po ba kami, Lord? Ano po ba ang pagkakasala namin? Kaparusahan po ba ito? Dinidisiplina niyo po ba kami? At doon pre-nove ni Lord na sa kahaba-haba ng suffering na yon. And si God pa rin nagbigay ng grace po para makasmile pa kami, makapag-share kami, to be committed pa rin kay Lord. We rejoice in that suffering na kahit nandun kami ng pagkahaba-habang panahon. And si Lord pa po ang nag-prove na will ko yan. Yan yung share namin sa suffering ni Christ na kahit na ang tagal-tagal doon ang buong family talaga. Sabi niya eh, doon pinuro pa ni Lord na God's will ko yun. Siguro para hindi po kami, siguro kung hindi po nagkaganon si Angelo, siguro hindi kami naging mas malapit kay Lord. Kung hindi namin naranasan yung suffering na yun, siguro hindi kami ganun ka tatag sa buhay at hindi namin totoong nakilala ang Panginoon. In every moments of our lives, sa suffering natin mga kapamilya, makikita po ninyo yung kamay ng Panginoon doon. Yung ma-experience nyo talaga that who God is in your life. Kaya nga po sabi niya eh, to those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator. Ayan na naman po tayo sa word na commit. Talagang binobomba tayo ni Lord sa word na commitment. Maging committed po tayo. Lately nga po, hindi na po nakakaturo ng mga bata. And thank you sa lahat ng mga teachers na nag-stand up para natahandang tumulong at mag-serve kay Lord. At alam ko tinawag po kay lahat ni Lord dahil siguro alam niya rin yung kalagayan ko ngayon na baka hindi ko pakakayanin. And thank you po sa inyo, Teacher K, Teacher Des, Teacher Faith, Teacher Jen, Teacher, sino pa ba yun isa? Tama po ba yun? Yung mga teachers na nag-stand up at minessage ako na, don't worry, Ate Myla, kami muna bahala. Don't worry, pinagpipray ka namin. And I pray for every teachers na nag-stand up na, you will see how God will work in this ministry at hindi nyo pagsisisihan. Okay, so ayan, na-side track na naman po ako. At ang huli, sabi niya, so ayan po sabi niya na yung mga suffering na yon na according to God's will, sabi niya na pagka nandyan na ngayon yung mga suffering and trial na yon, you should commit themselves. Should commit themselves to their faithful Creator. Maging committed pa rin po tayo. And, ano pa, hindi po nagtatapos doon. Continue to do good. Continue to do good. So, yan po yung mga sinasabi ni Lord na sa buhay natin, magkaroon tayo ng vision. At magagamit, mangyayari lang yon pag maging committed tayo sa Panginoon. Sa kahit may trials man na mahirap, mabigat, masakit, you not only endure in suffering, but rejoice in your suffering. Kaya po yun yung instruction ni Lord na be committed,
And continue. Yan, consistency. Continue to do good. So, ayan lang po kapamilya. Pray na po tayo. Sorry po ha, may pusa. Okay, pray na po tayo. Lord, maraming salamat po sa paalala nyo na you are the God. Nag-umpisa ng napakagandang vision para sa aming lahat ng mga anak nyo. And alam ko naman, Lord, na yung heart nyo, lahat kami, nawa, makapakinig, lahat kami, nawa, maging committed, Lord, hanggang sa time na it's time na babalik ka na. Lord, tulungan nyo po kami na sa kahit na anong harapin namin sa buhay, we will always commit ourselves to you. Because you are faithful and loving, Lord God. At higit sa lahat, Lord, na huwag po kaming magsasawa to do good. Kahit na mahirap po yung mga sitwasyon. Lord, be with us. Guide us always in all our decisions. And help us, Lord, to always have a vision, Lord God, sa lahat ng bagay na ginagawa namin. Tulungan nyo po na huwag mamamatay yung vision na yun. And naniniwala ako, Lord, na kayo pa rin po yung magpupuspos sa amin through the power of your Holy Spirit, Lord, to always trust in you. Visualize everything, Lord, according to your will. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!